kung naghahanap ka ng kainan sa Bangkok, malamang narinig mo na ang tungkol kay J-Fi, isa sa pinakasikat dito sa Thai capital. Eh kasi naman, bukod sa na-feature ito sa street food series ng Netflix, meron din siyang one Michelin star na hindi commonly na ibibigay sa mga humble eateries. Kaya naman, napakahirap makakain dito sa lugar niya. In fact, noong last Bangkok visit namin, 3 times kaming nag-attempt pero walang umubra. Laging either closed or hindi na sila tumatanggap dahil puno na ang waitlist nila. Considering na ang aga namin pumunta, ang haba na agad ng pila. Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. Nako, someday talaga, ma-avail din namin itong luto ni J-Fi. Pero in the meantime, ipapatikim namin sa inyo ang ilan sa mga sobrang sarap pero sulit na kainan dito sa Bangkok na na-try namin. In no particular order ha. Marami rin dito ay may Michelin Bib Gourmand citation. Michelin Bib ano? Michelin Bib Gourmand. Ito ang Best Value for Money Award ng Michelin Guide. Hindi ito kasing prestigious ng Michelin Stars, pero mas para ito sa mga friendly na kainan na nagsaserve ng mga masarap na culinary creations sa mas abot kayang presyo. Before we begin, don't forget to like this page if you're on FB or subscribe to this channel if you're on YouTube and tap the bell icon para notified ka kapag meron tayong new travel videos. By the way, malamang ay mamamurder ko yung pronunciation ng ibang Thai words dito pero promise I'm trying my best. So, be nice. Start na tayo! Lingid sa kaalaman ng maraming nagpupunta kay J-Fi, may isa pang Michelin-recognized budget-friendly food spot na sobrang lapit lang dito. Ito ang Kip Sa May Pad Thai Pratupi na itinayo pa noong 1939 before World War II and sinasabing pinakamatandang Pad Thai restaurant dito sa Thailand. Tulad kay J-Fi, mabilis din humaba ang pila dito pero isa kami sa mga nauna sa pila. In fact, naabutan pa namin ang pagbubukas nila. Open ito from 10 a.m. hanggang midnight pero 5 p.m. lang sila nagsisimulang mag-accept ng dine-in customers. Before 5 p.m, takeaway lang ang pwede. In fairness, sobrang worth the hintay naman ito. Hitsura pa lang, kakaiba na, kasi it's wrapped in fried egg. Parang ayoko nga sirain ng umpisa, pero gutom tayo, so gora na yan. Inside, iba rin ang noodles na gamit. Instead na yung typical na flat rice noodles na madalas makita ko sa streets ng Thailand, they use senchan na rice noodles din naman, pero mas manipis. Kulay orange ito, kaunti na lang papunta ng pansit palabok sa unang tingin. Pero dala na rin siguro ito ng ipinagmamalakin lang shrimp oil. And nang tikman ko, grabe, I can definitively say na ito ang pinakamasarap na pad thai na nalasahan ko ever. Unang mangingibabaw ang tamis asim ng tamarind na mako-complement ng seafood flavor nito. 105 baht lang ang plain na pad thai pero 150 naman kapag may dalawang malaking prawns na fresh and walang lansa. Sobrang sarap! Talagang nagli-live up sa legendary status niya. Ayaw nang ang tigilan ng teammates naming sina Migs and Pai, oh. By the way, as always, ilalagay namin dito sa side ang info na nakalap namin when we visited, pero dahil nga mabilis magbago ang mga yan sa panahon ngayon, always double check first before umariba. Isa pang Michelin-listed na Pad Thai place sa Bangkok ay ang Pad Thai Phai Ta Lu, malapit lang sa Democracy Monument na 10-minute walk lang mula kay J-Fi. Kahit na Phai Ta Lu ang name nito, hindi ka talo sa lasa. Kung ang secret weapon ng Tip Sa May ay shrimp oil, ang Phai Ta Lu naman ay gumagamit ng Berkshire pork na chopped and sautéed in its own fat sa wok, giving it a meaty and smoky flavor and then mixed with tamarind juice. 100 baht lang ang plain pad thai nila, pero ang nire-recommend namin ay ang kanilang Pad Thai Phai Ta Lu Muhob, which is the same noodle dish but topped with Berkshire pork, boiled in herbal soup, smoked in a dragon jar, and then fried to a crisp. It's served with black sweet soy sauce and mustard. Taste-wise, mas bet ko ang Tip Sa May only because may bias ako sa shrimp flavor kaysa pork. Pero if mas naglilin ka towards meaty profiles, baka mas panalo sa'yo ang Pad Thai Phai Ta Lu. Pero kung meron kayong time and budget, ang nire-recommend namin, itry nyo sila pareho.
Kung isang Thai dish lang ang pwede kong kainin sa buhay ko, walang duda na ang pipiliin ko ay Tom Yum. Every time nasa Thailand ako, yan ang lagi kong hanap. Kaya this time, hindi ko na pinalagpas lumofang dito sa J.O. Chula or J.O., isa pang sobrang sikat na Michelin Babe Gourmand awardee. Maraming items sa kanilang menu pero pinakadinarayo sila for their Tom Yum Mama, isang malaking bandihado ng Tom Yum soup na may kasamang noodles. Siguro good for 4 to 5 persons ito kung hindi naman kayo ganun kalakas kumain. Isa ito sa pinaka hindi ko malilimutang meal dito sa Bangkok dahil sobrang rich ng kanilang soup and saktong-sakto lang ang mix ng asim and aromatics. 150 baht lang ang pinaka-basic na option pero pinili naming orderin ang version na may crispy pork, meatballs and assorted seafood like shrimps and squid. Normally ay hindi ako fan ng noodles sa Tom Yum. Mas preferred ko talaga siya with rice. Pero ito okay lang din naman. Nananatiling firm yung noodles nila kahit matagal sa broth pero we still recommend na kainin ito agad para di masyadong masipsip yung sabaw. By the way, tinanong kami kung ano yung spiciness level na gusto namin and sabi namin mild lang. Pero alam nyo naman dito sa Thailand, kahit yung mild, parang paimpyerno na. Pero nangingibabaw pa rin talaga ang sarap ng broth. Itong teammate namin si Pai, kahit namamagana yung labi, sige pa rin. Isa pa sa in-order namin ay itong salmon salad na 300 baht ang presyo, pero sobrang generous ng serving. Malalaki ang cut and bagay na bagay sa spicy and sour citrus-based dressing. Mas nagustuhan ko pa nga ito kaysa dun sa Tom Yum considering na sobrang bet ko na yung Tom Yum nila. Grabe rin ang pila dito. Pwede kang abutin ng halos 2 oras sa paghihintay kung hindi mo aagahan. Pero pwede kang mag-skip ng line kung magre-reserve ka via Klook. May sariling pila kasi ang mga nag-book sa Klook and they are given priority. So kung gusto nyong itry ito, ilalagay namin yung link sa description ng video na to and sa pinned comment na rin. Kung hindi ka makareserve via Klook, agahan mo na lang. 4:30 PM sila nagbubukas pero by that time nagsastart ng humaba ang pila lalo kung Friday or weekend ka pupunta. By the way, before tayo magpatuloy, shoutout muna kina Lael Pascual, Edith Garcia, and Tanya na nagpaambon sa amin ng tips. Nagamit naman namin dito sa food trip namin yung pinabaon yung tips sa amin. If you're feeling generous tulad nila, you can also help us create more travel videos by tipping us. Pwede kang magpabaon sa amin kahit small amount lang using GCash, PayMaya, GrabPay, or credit card. To tip, visit www.theporttraveler.net/tip. I swear, malayo ang mararating ng tip mo. Kung mapapadpad ka naman sa Pratunam area, daan ka muna sa Goang Pratunam Chicken Rice bago sumabak sa pangmalakasang shopping. Yes, Michelin Babe Gourmand Eatery din ito and established 1960. Dito naman, best-selling dish nila ang Hainanese Chicken Rice na 50 baht lang. Pero kung group kayo, mayroon naman silang for sharing na 70 baht yung regular and 140 baht yung malaki. It's served with chicken soup and a special sauce na perfect salty companion ng very subtle na lasa ng chicken. And yes, maanghang din yung sauce kasi nasa Thailand tayo. Oh, by the way, pagpasensya nyo na yung eyes ko dito sa video kasi swollen talaga. Hindi ako naiiyak sa anghang. May hangover kasi tayo dyan sa pagwalwal sa Khaosan Road the night before tapos nagka-allergy attack that morning. Kaya ayun, mukha tayong puyat na naiiyak na ewan. Anyway, sa totoo lang, although malasa naman ang kanilang Hainanese chicken, may parts na medyo dry ito. Mas nagustuhan namin ang kanilang signature braised pork na 50 baht lang yung single order. And may for sharing din na 70 baht yung regular and 140 baht yung large. Sobrang tender ng baboy and nanunuot ang maumami na sabaw nito. Nag-order din kami ng chicken giblets, aka atay balunan, kasi favorite namin yan ni Asta ng ganito friend na kasama rin namin sa trip. Overall, satisfying naman ang naging breakfast namin dito and okay din kasi yung service kasi maasikaso talaga yung staff. Ito naman ang main rival ng Goang Chicken dito sa area na nagsaserve din ng Hainanese chicken rice. Hindi tulad ng Goang, wala itong Michelin recognition pero mas matanda na ito and nag-ooperate na since 1934. And for what it's worth, mas nagustuhan namin ang Hainanese chicken nila.
Dito kasi, sobrang soft and succulent ng chicken. Almost silky na nga eh. Walang kahit isang morsel na dry, rough, or tough. 50 baht lang din ang single serving with rice and yung for sharing naman ay 60 to 150 baht depende sa laki. Medium lang ang binili namin na 100 baht lang. Tulad sa Goang, each order comes with chicken soup and special sauce and mayroon din nga pala silang one piece of blood curd. To be fair, mas masarap yung sauce and soup nung kabila. Masyado kasing aromatic dito and hindi naman kami masyadong fan ng ganon. Pero kung chicken lang talaga ang labanan, mas ito ang manok ko. Bukod sa Hainanese chicken, paborito rin dito ang kanilang deep fried chicken, amoy pa lang, katakam-takam na talaga. Crispy on the outside, juicy inside, and then chopped into strips. May kasama itong sweet chili sauce. Same lang ito ng presyo with Hainanese chicken. Actually, wala talaga sa plano namin na kumain dito. Natakam lang talaga kami sa fried chicken na nakadisplay sa labas. Meron din nga pala silang pork or chicken satay na 80 baht per 10 pieces. Yes, 8 baht lang per piece. Nagtaas pa nga daw yan eh, dati 5 baht lang per stick. Each order comes with peanut sauce, vinegar, and a small plate of cucumber, onions, and chili peppers. Sulit na sulit na sulit. Napag-usapan na rin lang ang fried chicken or gai tod dito sa Thailand. Isa pang go-to fried chicken place among locals ay ang Soy Polo Fried Chicken. Tulad ng marami sa mga restaurants dito sa video na to, may Michelin Bib Gourmand Eme din ito. Nagsimula ang restaurant ito as a street stall. Hindi ko alam kung anong marinade nila or kung hinahalbos ba nila muna yung manok, pero it's salted and then dineep fry ito ng buo bago i-drain and alisin ang extra oil overnight. And kapag may umorder, i-chop ito and papatungan ng generous heaping of crunchy fried garlic. Wala itong breading ha, pero crispy pa rin ang manipis na balat. And sobrang tender ng laman na hindi kailangan masyado ng effort, hihiwalay na ito agad sa buto. Pero kapag kinagat mo, surprisingly juicy pa rin. And yung garlic nakakadagdag ng alat and texture. Specialty rin dito ang somtam or papaya salad. And yung best seller nila ay yung with salted egg and dried shrimp. With fried peanuts din on the side. 80 baht lang pero ang laki ng serving and talaga naman nakakapaglaway. Umorder din kami ng larb or lap, hindi ko alam kung paano banggitin. Basta, spicy sour minced meat dish na available in pork, chicken, duck, and beef versions. Umorder din kami ng grilled pork neck na 100 baht na makasalanan pero very soft and smoky. Spicy pork soup na 80 baht din na very reminiscent of sinigang pero malakas ang cilantro flavor. And ang fried curry fish cake na 120 baht. Think of it as firm curry-flavored ikyam served with sweet chili-based dip. Yes, ang dami naming in-order kasi napagod kami mag-ikot that day. And in fairness, walang nag-disappoint sa kahit alin sa mga yan. Kung sa Chatuchak Market ka naman mapapadpad and magutom ka sa gitna ng shopping, hanapin mo ang simple pero rock na food stall na to. Ang Muyang Mesumonta. Mahirap itong makita dahil sobrang laki ng market and parang maze talaga ito. Pero basta hanapin mo lang ang Area 22 Soy 4. Sa Google Maps, isearch mo lang ang Roasted Honey Glazed Pork Mesumonta and ituturo ka nito dito. Yes, ang pinakabintahe dito ay Muyang or Grilled Pork. Pero hindi lang ito basta ihaw ah. Yung kanila, Roasted Honey Glazed Pork. Buong araw, halos hindi tumitigil ang staff sa pag-chop and pag-serve nito sa mga nakapila. Sa likod nila, may mga pictures na mga celebrity siguro yung mga to na nakapag-try na rin dito. 60 baht lang per 100 grams ang presyo and itong binili namin 300 grams so 180 baht lang. Takeout lang ang galawan dito kasi walang dine-in area. Ilalagay lang nila sa plastic na supot tapos bahala ka ng kainin kung saan. Dinala na lang namin ito sa isa pang kinaina namin. Sobrang lambot ng karne and amoy pa lang, matamis na. And kapag natikman, nanunood talaga yung sweetness and saltiness ng marinade. Dapat may kanin or tinapay talaga. Buti na lang, bumili rin kami ng mantaw sa same store. Perfect ang pagkaluto, walang any part na mapait or charred or makunat. Bukas lang sila kapag Saturday and Sunday, 8 a.m. to 6 p.m. Pero hindi ko sure kung nag-ooperate din sila kapag Friday. Wala itong Michelin Award ha, pero worth it pa rin naman for me lalo na kung nasa Chatuchak ka na in the first place.
Kung sabaw naman ang hanap mo, try mo tong Tensons or Tensuns. Hindi ko alam kung English to or Thai na name. Basta isa pa itong family run na Michelin Bib Gourmand awardee, hindi kalayuan sa Khaosan Road. Mga 15-minute walk lang siguro. Ang ipinagmamalaki nila dito ay ang kanilang braised beef soup. Pag-upo mo, pipili ka kung gusto mo ng beef soup lang or with noodles. Siyempre, with noodles yung pinili ko. So, inask ako kung yung thicker na flat rice noodles ba or yung mas manipis. Medyo ilang araw na akong nagkikrave ng bihon at the time, so dun tayo sa manipis. And then, i-ask nila kung pure beef brisket ba ang meat na gusto mo or assorted na beef cuts like cheek, tendon, tongue, shoulder, and shank. Pero nagkamali ako ng order. Ang naituro ko ay yung brisket. Pero okay lang dahil either way, slow-cooked ang karne hanggang sa sobrang lambot na ito and ang sabaw, OMG, lasang-lasa ang umami sa bawat higop. Hindi siya particularly rich or viscous or pungent. Hindi siya parang pares na malapot. Clear lang ang sabaw and very clean ang lasa. Mas parang nilaga siya na stronger ang flavor and walang iniwang sebo or any aftertaste sa bibig. And it's very comforting and very filling. Kung may hangover ka the night before, tulad ko, perfect to. Marami sa mga dishes ng Thailand ay may influences from other countries. And isa sa mga kilalang street food na Chinese influence dito ay ang, Guay Tiao Kwa Gai. Or Guay Tiao Kwa Gai. Ayan, medyo nahihirapan tayo doon. Basta yon, which is flat rice noodles na fried with chicken. Usually, unang niluluto ang rice noodles, tapos tsaka ilalagay yung chicken, tapos egg. Dahil piniprito ito sa sobrang init na wok, meron ding itong smokiness. While sa ibang establishments, nagbabago-bago ang mga dinadagdag na ingredients, dito sa An Guay Tiao Kwa Gai, simpleng-simple lang ang recipe, pero yun din ang strength niya. Mukha siyang fried chicken chop lang sa unang tingin, topped with runny egg. Dahil nga fried sa high heat yung noodles and wala masyadong sauces, may tendency itong maging dry but because of the fresh egg, nagiging smooth and creamy ito. 50 baht lang ito pero may version sila na mayroon ding ham, squid, and shrimp na 100 baht naman. Mas nagustuhan namin itong may seafood dahil mas nakapagpa-complex ng taste niya ang additional ingredients na ihinalo, lalo na't fresh na fresh ang mga ito. And siguro, masanay din talaga ako na ang fried noodles ko, kahit dito sa Pilipinas, ay may shrimpy flavor. Hello, laki yata tayo sa North Shrimp Cube sa Pancet, Charz. But what I like best about this place is sobrang mura lang niya and hindi ganoon nakakabusog. Kahit na full meal naman siya dahil may carbs and protein, very very light lang siya for me. Mas parang snack nga lang siya or breakfast. And yes, ilang taon na rin silang nabibigyan ng Michelin Bib Gourmand recognition. Siyempre, huwag nating ismulin ang mga humble na kainan sa tabi-tabi. Isa sa pinakagusto ko dito sa Bangkok ay sandamakmak ang curbside stalls or kariton lang na nagtitinda ng mga kung ano-anong ulam at kutkutin. And marami sa kanila ay ubod ng sarap. Mapa ihaw-ihaw man yan, pad thai, sticky rice, or kahit Milo Dinosaur or Ovaltine or kung ano man yung brand na ginamit nila. And super affordable nila. Sa tapat lang ng hotel namin, may makeshift kainan na nagsiserve ng mga noodle soup na grabe, sobrang sulit. Itong egg noodle soup with roasted pork and wonton, 50 baht lang. And itong napakalaking bowl ng pork rib soup, 70 baht lang. Maanghang siya pero malinamnam talaga. Naubos ko nga eh kahit tagaktak ang pawis ko sa unang higop pa lang. So, kung saan ka man magsistay, huwag mahihiyang mag-try ng mga street food sa paligid-ligid. Kahit hindi masyadong nakakapag-English, manalig ka sa power ng turuturo. Besides, isa rin ang mga Thai sa pinaka-hospitable sa mundo and madalas ay magkakaintindihan pa rin kayo kahit papano. Ayun na! Again, kung nakatulong sa inyo ang video na to, please help us create more by tipping us. Pwede kang magpabaon sa amin kahit small amount lang using GCash, PayMaya, GrabPay, or credit card. And isa-shoutout din namin kayo in future videos. To tip, visit www.thepoortraveler.net/tip. I swear, malayo ang mararating ng tip mo. In our next video, ipapakita naman namin sa inyo kung saan okay mag-shopping at bumili ng mga pasalubong dito sa Bangkok. Palalampasin mo ba yan? Siyempre, hindi. So subscribe ka na to this channel and ring the bell kung sa YouTube ka nanonood
And kung sa Facebook naman, follow nyo na rin itong page namin. Kung meron kayong tanong, comment nyo lang below. You can also follow or message us on Instagram, Twitter, and TikTok. Just look for @thepoortraveler_L. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to The Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every food trip worth it.